Sa karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa impilan ng DCSB ang Spirit FM, Siaman, Calapan, Oriental, Mindoro. CNN Live Nationwide. Junard Acapulco, magandang araw sa iyo. Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Sir Ariel. Muli na lamang napigilan ang banta ng panggugulo at pananakot ng mga teroristang grupong CPP, NPA, NDF matapos makasagupa ng mga kasundaluhan ng 4th Infantry Scorpion Battalion ang nasa 10 mga pinaniniwalaang kasapi ng KLGMAV ng SRMA-4D at MRGU ng STRPC noong 25 ng Hunyo taong kasalukuyan sa Sitio Balagway, Barangay Benli, Bulalakaw, Oriental, Mindoro. Nakuha sa pinangyarihan matapos ang nasa 10 minuto ng engkwentro ang isang M16 rifle, tatlong bala ng 40mm, mga pampasabog, mga bala ng 5.56mm at 7.62mm at mga sorbisibong dokumento. Natapos ang engkwentro na walang nasaktan sa hanay ng kasundaluhan, samantalang patuloy pa rin inaalam kung ilan ang nasawi at sugatan sa hanay ng teroristang grupo dahil sa makapal na bakas ng dugo sa pinangyarihan. Ang nasabing sagupaan ay resulta ng masigasig na ugnayan at pagsusumbong ng mga mamamayan na may armadong naglalagi, nangingikil at nananakot sa kanilang pamayanan. Patuloy ang panawagan ni Lieutenant Colonel Antonio P. Yago, Battalion Commander ng 4th Infantry Scorpion Battalion ng Philippine Army, sa mga mamamayan na huwag mag-atubiling magsumbong sa mga kasundaluhan kapag mayroong nanggugulo sa kanayunan. Binigyan din ni Lieutenant Yago sa kanyang panawagan para sa mga natitirang miyembro ng teroristang grupong CPP, NPA, NDF na magbalik-loob na sa ating pamahalaan para mamuhay ng tahimik kasama ang pamilya habang may panahon pa. Mula dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB Spirit FM Calapan City. Reporting live para sa CNN. Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat, Junard Acapulco, mula po sa impilan ng DCSB ang Spirit FM, CNN Calapan, Oriental Mindoro. Samantala,